ikaw, tanong mo sa sarili mo, ilan taong ka na hanggang ngayon sa Surat al-Ikhlas lang? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. So depressed. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Kung sino man, whoever stay away from the Quran, will have a depressed life. Ikaw, tanong mo sa sarili mo, ilan taong ka na hanggang ngayon sa Surat al-Ikhlas lang? Ilan taong ka na hanggang ngayon? Ito, alam nyo ba, yung Quran na ito, sabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikraul Quran, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shifaan li ashabihi. Magbasa kayo ng Quran, bagkus sa araw ng pakukum, itong Quran will come to you. Ashab, shifa, it will intercede for you. Mga kapatid, itong Quran na yan, that is salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero maraming tao ngayon, pag narinig nila yung Quran, wala na nangyayari sa puso. Pero pag narinig nila yung music, chismoso, nandun agad. Pero ito salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, tanong mo sa sarili mo, mula Fajr hanggang ngayon, o ilan taong ka na, ilang verses na memorize mo? Ilang verses na memorize mo, mga kapatid? Sabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama the best of you. So kung gusto mo magiging the best sa mga tao, mag-aral ka ng Quran at turuan mo yung iba. Teach others. Kung gusto mo magiging the best. Habang, mga kapatid, etong Quran na yan, it will come to you. Marami tayo, marami sikreto in the Quran. Marami. Secret, alam nyo, sa Quran na yan, pag ikaw nasa libingan mo, nasa grave mo, isa sa sikreto ng Quran is Suratul Mulk. Ano meron sa libingan? Ano meron sa grave? Sa kubur? It's dark. It's dark. Matakot tayo. Yung una that will come with the lights for you is Suratul Mulk. Pero tanong mo sa sarili mo ngayon, alam mo ba yung Suratul Mulk? Nabasa mo ba yung Suratul Mulk? Subhanallah. At pagdating ng Dajjal, ito pinaka malaking pagsubok. Pinaka malaking pagsubok that tao will see pagdating ng Dajjal. Pero nabigay ng si Rasul sallallahu alaihi wasallam sikreto. Anong sikreto? Kung sino man na memorize Suratul Kahf. 10, first 10 na memorize ng Suratul Kahf, Allah will protect him from the fitna of Dajjal. Tanong mo sa sarili mo, did you memorize it? At sabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Quran, nyo magbasa kayo ng Quran. Sabi na Rasul sallallahu alaihi wasallam, la alif lam mim harafun. Hindi yan ibig sabihin ng alif lam mim harafun ng isa. Hindi alif harafun, lam harafun, mim harafun. Pag ikaw ay sa isang araw nagbasa ka ng alif lam mim, ilang ba yung reward mo? Ilang? 30 already. Sayang. Pero kaya natin magbasa ng scroll, scroll, scroll sa Facebook. Kaya natin gawin yan. Pero sabi ng Rasul, imagine, imagine, no, tinapos mo buong Fatiha with ikhlas. Buong Fatiha. Ilan ba yung reward mo? How many rewards will you have? Marami. Marami. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sahaba, isang gabi, sabi niya, sino man sa inyo na kaya magbasa ng 1/3 of the Quran, almost kalahati ng Quran sa isang gabi. Sabi niya, ya Rasulullah, hindi mo kaya, hindi namin kaya basahin sa buong gabi isang kalahating Quran. Ano sagot ni Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mayroon sikreto. Anong sikreto na yan? Magbasa kayo na sahih hadith to. Sahih hadith. Tatlong basis Suratul Ikhlas. Anong Suratul Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Makukuha mo yung gantimpala as if you read 1/3 of the Quran. Tatlong basis. Subhanallah. So mga kapatid, aralin natin yung Quran. Balik tayo sa Quran. Kung gusto mo matagumpay sa itong mundo at hanggat sa kabilang buhay, balik mo sa Quran. Talaga, yun lang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung Quran na yan. Ito na yung gagaba. Alam nyo ba, isa sa mga verses ng Quran, to show you how dakila yung Quran, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله. Subhanallah.
If Allah was to place this Quran on top of a mountain, bundok, anong gagawin ng bundok? Magiging powder. Bakit? Sobrang bigat ng Quran. Allahu Akbar. So ikaw, proud ka na ba? Meron kang at least na-memorize sa Quran sa iyong puso? So mga kapatid, isip natin insha'Allah at balik tayo sa Quran. Hanggang dito na lang. Wa akhirun da'wana inna alhamdulillah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.